Laking gulat ng teacher na mag-apply bilang tutor. Isang bata kasi ang nag-interview sa kanya at sabing pasada na raw siya bilang mommy. Pero bakit siya nagulat nang makita ang ama ng bata? Sabi nila may isang kulay pulang tali daw na naguugnay nga sa atin patungo sa tao na nakalaan para sa atin. Yun ang tinatawag na red strings of fate. At kahit na hindi natin ito nakikita, tadhana mismo ang gagawa ng paraan para unti-unti tayo nitong maihatid sa tao na yun. Yung tao na mamahalin natin ng sobra at makakasama na nga natin sa habang buhay. Pero paano kung bigla kang dalhin ng taling ito sa tao na kinaiinisan mo? Gagawin mo ba ang makakaya mo para maputol ang tali na to? O hahayaan ng tadhana na magdesisyon para sa iyo? Simulan na natin ang kwento. Relax, Maya. Breathe in, breathe out. Just be yourself, okay? Para sa pangarap. Fighting. Nakangiting saad nga ng babae sa kanyang sarili habang nakaharap nga sa gate ng isang malaking bahay o baka mansyon kung ituturing na ito. Siya nga pala si Maya Quinto, 25 years old, graduate ng kursang Bachelor of Elementary Education. Katatapos lang niya sa kolehiyo at ngayon ay naghahanap nga siya ng mapapasukang trabaho o mga part-time jobs para makaipon ng pera, pambayad sa mga review center at makapag-take nga ng LET. Mula noon pa kasi, pangarap na nga niyang maging elementary teacher. Magandang umaga, ako nga pala si Maya. Nandito po ako kasi may interview po ako bilang tutor daw. Magiliw nga na wika nga niya sa kasambahay nang makita nga niyang nagdidilig ng halaman na sa hardin. Ah, ikaw ba yung narekomenda ni Mrs. Ferrer? Tanong nga ng kasambahay, kaya mabilis nga siyang tumango. Si Mrs. Ferrer ay isa sa mga professor niya nung college. At siya nga ang nag-refer sa kanya kasi daw malaki ang sahod. Wala itong sinabi sa kanya kahit na ano bukod sa address. At hindi naman siya nagdalawang isip na i-grab ang opportunity. Ako nga po. Halika tuloy ka. Nasa taas lang saglit si sir pero hinabilin ka naman na papasukin na lang sa opisina. Nakangiting saad nga ng kasambahay na hinatid nga siya hanggang sa opisina. Hindi naman maalis ang ngiti sa labi ng babae kasi sobra nga siyang namamangha sa laki at ganda ng bahay. Mabibilhan ko rin ng ganito ang pamilya ko, yung mas malaki pa, tapos may apat na swimming pool para tigisa kaming lahat. Puno ng galak nga na bulong pa nga niya kahit alam niyang imposible nga ang sinasabi niya. Ah, dyan mo nalang hintayin si sir. Good luck, Maya. Nakangiting wika nga ng kasambahay bago binuksan ang pinto ng opisina daw. Salamat, girl, ah. Sagot naman niya bago pumasok. May pagkapilya talaga si Maya. Masayahin sa buhay, parating positibo lang. Napangiti nga siya sa pagpasok nga niya kasi una nga niyang nakita ang isang cute na bata na nakaupo sa swivel chair. May suot itong salamin habang nakatingin pa nga sa kanya. Mukhang genius. Have a seat. Wika nga ng bata sa cute na boses kaya mahina siyang natawa. What's funny? Tanong pa nga ng bata bago nagtaas nga ng isang kilay sa kanya. Ay hala, ang cute. May halong gigil pero natatawa. Nawi ka nga ng babae bago umupo sa silya na nasa harap nga ng office table. Hello baby boy! Ako nga pala si Teacher Maya. Nandito ako para mag-apply bilang tutor. Dagdag pa nga niya. I don't need a tutor. And don't call me cute and baby boy. Dad said I'm a big boy na. Sagot pa nga ng matalinong bata, kaya muli siyang napahagik-gik. Anong pangalan mo? At ilang taon ka na baby boy? Malambing na tanong pa nga ni Maya rito, kaya napasimangot ang bata. I said, don't call me po baby boy. Tsaka hindi po ba dapat ako pong magtatanong sa inyo kasi kayo pong mag-a-apply? By the way, I'm Calix and I'm 5 years old. Wika pa nga ng bata, pigil na pigil nga ang pagtawa ni Maya sa kakyutan nga ng bata. Okay, sige.
Calix, anong mga tanong mo? Nakangiti nga na saad na nga lamang ni Maya. Are you married? Bungad na tanong nga ng bata. Muling natawa si Maya dahil doon. Hindi po, I'm single but not ready to mingle kasi pamilya at pangarap muna ang dapat na priority ko. Sagot nga niya. Good! Do you like kids? Sad nga ulit ng bata. Yes na yes, kaya nga gusto kong maging elementary teacher eh, tsaka tutor. Sagot nga ulit ni Maya. Do you play with them? Tanong ulit ng bata. Oo naman, basta tapos na ang lessons and assignments. Alam mo ba? Marami akong alam na laro. Tumbang preso, luksong baka, mga larong goma, at kung ano-ano pa. Champion kaya ako sa mga larong kalsada nung bata pa ako. Kaya kapag akong naging tutor mo, tuturuan kita ng mga yon. Malambing pa nga nasagot ni Maya. Kaya naman, napangiti rin ng bata. Alam na alam ni Maya kung paano kukunin ang loob ng mga bata. Ito na at ang expertise niya. Ang kailangan lang niya, mahabang pasensya. Okay, you are hired as my mommy. Wika nga ng bata kaya bigla na nga lamang siyang naubo. Ha? Gulat na tanong nga niya. Diba I told you po I don't need a tutor, I need a mommy. You are hired na po, pwede niyo na pong pakasalan si daddy. Sad nga ng bata, kaya mahina nga siyang napahalakhak. Sasagot pa nga sana siya pero hindi na nga niya nagawa kasi narinig niya ang pagbukas ng pinto at ang pagsasalita ng lalaki na may baritonong boses. Calix, what are you doing here? Tanong nga ng lalaki. Daddy, dan na po yung interview. She's hired na po. I like her very much po. Masayang masaya at excited na wika pa nga ng bata. Muli na nga lamang natawa si Maya bago tumayo. Ah, good morning po sir. Ako nga po pala si Maya. Hindi na nga niya nagawang ituloy pa ang sasabihin. Pagkaharap nga ng lalaki. Literal na napanganga ang mukha nga ng babae. Caleb? Gulat at hindi makapaniwalang tanong niya. Maya Quinto, it's been a while. Banggit naman ang lalaki sa pangalan niya. Napalunok naman siya sa laway bago nag-iwas nga ng tingin. Oo, kilalang kilala niya, ang lalaki. Ito lang naman kasi ang karibal niya sa ACADS mula noong high school pa. Alam niya na mali. Pero ang lalaking to, ang gusto niyang sisihin kung bakit hindi siya agad nakatapos ng college. Ang mortal enemy, number one niya, si Caleb Limcao ko. At noon pa lang pangako na nga niya sa 10 tigyawat sa mukha niya na babangon nga siya at dudurugin ng lalaki. Pero paano na nga niya gagawin yun gayong mukhang hanggang ngayon kahit na hindi pa nagsisimula ang round 2 ng laban? Mukhang olats na naman siya. Hindi bali na. Magtitiis na lang ang ganda ko para sa pera. Bulungan ng babae sa sarili. Kahit pa nga ang totoo gusto na nga ni Maya ismira ng lalaki na ngayon ay mayabang na nakangisi sa kanya. How have you been after all these years, Maya? Tanong pa nga ng lalaki nang pareho na nga silang nakaupo. Okay lang. Wala sa sariling sagot ng babae. Based on your curriculum vitae, fresh graduate ka. What happened? Tanong pa nga ng lalaki. Mahirap ang buhay eh. Sagot ulit nga ni Maya. Pero at least, nakatapos pa rin, hindi ba? Wala namang pinipiling edad ang edukasyon. Dagdag pa nga ni Maya. Tipid naman ang umiti ang lalaki bago tumango. Well, ang magiging trabaho mo lang naman... Tutulungan si Calix mag-review ng mga lessons at gumawa ng projects at assignments. Honestly, kaya ko naman sanang gawin yun but I'm very busy with work. Wait, aware ka naman siguro na stay-in tutor ka, hindi ba? Sad pa nga ng lalaki. Nasabi nga po ni Mrs. Ferrer. Teka, yun na yun? Hired na ako kaagad? Wala nang ibang tanong pa? Tanong pa nga muli ng babae. Muli na namang umisi ang mayabang na lalaki dahil doon. Bakit ayaw mo ba? Akala ko ba naghihipon ka ng pambayad sa mga review center para makapag-take ka ng let? Yun ang sinabi sa akin ni Mrs. Ferrer. Pero hindi ko alam na ikaw pala ang matalino at responsableng estudyante na tinutukoy niya. But I trust Mrs. Ferrer. At isa pa, alam ko rin naman na matalino ka.
Napatunayan yun nung high school tayo. Mas matalino nga lang ako sa'yo. May halong pangasar pa talaga na wika ng lalaki. Kaya gusto na naman niya itong ismiran. Excuse me, hindi ka lang fair maglaro nung high school tayo, kaya ikaw ang naging valedictorian. Pero alam ng lahat na ako dapat yun. Agad na wika nga ni Maya, kaya natawa naman si Caleb. Wait, masama pa rin ba ang loob mo sa akin? Nako, you should have moved on. Maya, specially araw-araw mo ako makakasama kapag nagsimula ka ng magtrabaho sa akin. Ngisi pa rin ni Caleb sa kanya. Oo, magkaklase nga sila nung 4th year high school sa isang private na paaralan. Matalino kasi si Maya, kaya high school pa lang, nakakuha na talaga siya ng full ride scholarship. At kung naging valedictorian sana siya, makakakuha rin siya ng full ride scholarship with allowance for college. Ang kaso, ginulungan ni Caleb ang tahimik niyang buhay. Nagulat siya kasi bigla na lang nakipagkaibigan sa kanyang lalaki. Gayong magkaribal nga sila sa ACADS. Tapos, niligawan siya nito. Akala ni Maya sincere ang lalaki dahil nga sobra itong nag-effort sa kanya. Kaya rin nahulog siya rito. Pero nalaman niya na dinidistract lang pala siya nito para ito ang makasungkit ng valedictorian. At dahil maagang na broken-hearted ang lola niyo, naging salutatorian lang siya sa huli. Kung sa iba mataas na yun, sa kanya hindi pwede dahil kailangan niya ng full scholarship. Nakamove on na ako no, pero hindi naman masamang magsabi ng totoo, hindi ba? Giit naman niya. Dahil sa pangyayaring yun, hindi na nga nakakuha pa ng full ride scholarship si Maya. 50% lang ang tuition ng scholarship niya. Tapos, wala pang allowance. Okay lang naman sana yun kasi pwede naman siyang kumuha ng mga part-time job. Ang kaso, biglang nagkasakit ang papa niya na siyang tanging naghahanap buhay. Kaya sa huli, sa dami ng kailangan niyang bayaran, nagpatong-patong na dala ng pagkabaon sa utang, kinailangan niyang huminto sa pag-aaral. Nakamove on ka na. Parang hindi naman. Teka, huwag mong sabihin na nahulog ka talaga sa akin noon. Crush mo pa rin siguro ako hanggang ngayon. Nakangisi at nangasar pa nga rin na wika nga ng lalaki. Napangisi naman ang babae. With all due respect, sir. Pero bata pa ako noon. Kung iisipin, hindi ka naman pala gwapo. Real talk lang ha. Kamukha mo si Groot ng Guardians of the Galaxy. Pangasar pa nga niya muli namang natawa si Caleb dahil doon. What's wrong with Groot? Hindi ba cute naman siya? Wait, indirectly mo bang inaamin na nakukutan ka sa akin? Nang aasar pa talaga na saad nga ni Caleb na parang nag-i-enjoy pa nga na makitang mairita ang babae. Sige na lang po, ang cute nyo nga po eh, sobrang cute. Mukha kang kahoy. Nakangiti nga na sagot lamang niya at bulong nga ang sumunod niyang sinabi. Nang mawala ang papa ni Maya dahil sa sakit na brain tumor, nagpa siya nga siyang magsakripisyo para mapag-aral ang dalawang kapatid. Kung ano-anong trabaho at side hustle ang pinasok niya para suportahan nga ang pamilya. Kahit na ganun ang nangyari, sa awa ng Diyos nakatapos pa rin naman siya. Pero si Caleb, ang sinisisi talaga niya sa kamalasang yon kahit na alam niyang mali. Kung hindi kasi siya nito pina-in love at pinaasa, alam niyang mas makakapag-focus sana siya sa pag-aaral at magiging valedictorian. Kapag nangyari yun, kahit na ano pang mangyari sa papa niya, alam niyang matutuloy niya ang pag-aaral niya. Kasi hindi na nga niya problema ang pera at allowance. At maagang makakapagtapos, maagang maabot ang pangarap, maagang matutulungan ang pamilya. Pero hindi yun ang nangyari. Dahil kay Caleb na nasa harapan nga niya ngayon. Kidding aside, Maya, pwede ka bang magsimula agad bukas? Tanong pa nga ng lalaki, mahina na nga lamang siyang bumuntong hininga bago tumango. Great. I look forward to working with you. Nakangiting saad pa nga ni Caleb bago tumayo at naglahad na nga ng kamay sa kanya. Ipapahanda ko ang kontrata sa lawyer ko. You may sign it tomorrow, kasama sa contract
ang sahod maging ang benefits habang nandito ka sa amin. Dagdag pa nga ng lalaki. Kaya muli na nga lamang siyang tumango. Daddy, hired na po siya? Narinig nila ang tanong ng batang si Calix na biglang sumilip sa pinto ng opisina. Yes, buddy. Sagot naman ni Caleb sa anak. Yay! Thank you po, Daddy. Pwede ko na po ba siyang tawaging mommy? Kailan po ang wedding niyo? Magkakaroon na po ba ako ng baby brother or baby sister? Pwede rin po kambalo kaya triplets para mas masaya. One big happy family. Sunod-sunod nga, natanong pa nga at sabi ng bata kaya sabay na naubo nga ang dalawa. Buddy, I hired her as your tutor, okay? Not as your mommy. Nautal pa nga na wika ni Caleb. Kumunot na nga ang bata. Why po? Hindi po ba job naman po ang pagiging mommy? Sabi po ni teacher sa school, pinaka nakakapagod po na work daw po yun eh. Kasi daw po wala pong rest at pay, tapos araw-araw nag-aalaga at nagbibigay ng love sa mga baby at daddies. Seryosang saad naman ang inosente at matalinong bata. La, sorry baby boy pero kailangan ko ng pere. Kahit gwapo pa kayo ng mayabang mong daddy, mas pipiliin ko pa rin magtrabaho na may sahod. Sagot naman ni Maya sa isip niya. Pero agad ding natigilan nang mapagtanto na parang pinuri pa rin niya ang lalaki. Sa huli, hindi na nga lamang sumagot si Maya at nagpaalam na nga lamang sa dalawa. Tapos ay nagmamadali na nga siyang umalis. Sa totoo lang, gustong gusto na nga niyang mag-back out kaagad dahil sigurado nga siya na hindi lilipas ang isang araw na hindi nga pinapainit ni Caleb ang ulo niya. Bukod pa doon, kailangan niya ng pera. Hindi naman niya gusto na mapahiya si Mrs. Ferrer na siyang nag-recommend sa kanya kaya titiisin lang lamang niya. Mommy, pwede po bang mag-play na lang po tayo? Pagod na po kasi ako eh. Pagpapakyut nga ng batang si Calix sa kanya, isang hapon habang nagre-review sila ng lessons. Baby boy, hindi ba sinabi ko naman na hindi mo dapat ako tinatawag na mommy? Mahinaho naman na saad nga ni Maya. Pero gusto ko po kasi kayong maging mommy. Teacher mommy na lang po. Teacher mommy, please, mag-play na po tayo. Wika pa nga ng bata na mahina pa ngang natatawa. Konti na lang matatapos na tayo pagkatapos ng homework mo, saka tayo magpe-play, okay ba yun? Nakangiti na wika naman ni Maya, kaya napanguso na nga lamang ang bata bago tumango. Ilang araw na rin mula nang magsimula nga sila sa trabaho at tama nga siya. Parang aso't pusa kasi sila ni Caleb. Madalas, natahimik lang ang mundo niya kapag nasa trabaho nga ang lalaki. Teacher Mommy, can we play po sa park sa weekends? Parang masaya po kasing mag-play dun eh. Kasi po nakikita ko po na happy po yung mga bata kapag nandun po sila. Wika nga ulit ng bata. Hindi ka pa nakakapunta sa park? Tanong naman niya kaya umiling ang bata. Sabi po kasi ni Daddy, bawal daw po. Wala daw pong magbabantay sa akin, busy daw po kasi siya sa work tapos si Ate Ana naman po, busy po dito sa bahay. Sagot pa nga nito. Okay, sige, maglalaro tayo sa park kung ipapangako mo sa akin na mas mag-aaral kang mabuti. Sad nga niya. Lumawak naman ang ngiti ng bata bago mabilis na tumango. Tsaka kung hindi mo na ako tatawaging mommy. Dagdag pa nga niya. Bigla na namang napanguso nga ang bata dahil doon na para bang ayaw nga nitong sumunod. Ayaw niyo po ba akong maging baby? Wala po kasi akong mommy. Gusto ko lang naman pong magkaroon ng mommy. Ayoko po sa ibang teacher ko dati kasi mabait lang po sila sa akin kapag kasama ko po si Daddy. Kaya kayo po ang gusto kong maging mommy. Dagdag pa nga ng cute na bata. Tila may humaplos naman sa puso ni Maya at napabuntong hininga ito. Baby boy, huwag mong iisipin yan kahit na sino gugustuhin kang maging baby. Ang kaso, hindi kasi tama na tinatawag mo akong mommy. Paano na yung totoong mommy mo? Hindi bale, naniniwala naman ako na darating ang araw na magkakaroon ka ng mommy. Kaya, pwede bang ate na lang ang tawag mo sa akin? Pakiusap pa nga ni Maya. Ayaw lang naman kasi niyang bigyan ng rason si Caleb na asarin na naman siya. Sa totoo lang, sa ilang araw na pananatili niya sa bahay ni Caleb, curioso talaga siya sa kwento nga ng magama at hindi niya alam kung bakit. Napatango na nga lamang ang cute na bata, pero napanguso nga ito.
Pagkatapos noon, nagpa siya si Maya na pumunta na nga sa kusina para kumuha muna ng tubig. Yung mga dati kasi niyang naging tutor. Halatang nagpapakita ng motibo kay Sir ni hindi nga maturuan ng maayos ang bata kasi sa pagpapapansin nga kay Sir Caleb ang focus. Kaya wala ring tumagal sa kanila. Bulong nga ng kasambahay na si Anna. Kaya napalingon nga siya rito. Wala kahit na isang nagustuhan si Calix sa mga tutor niya. Kaya nga nakakatawa na gustong gusto kanya eh. Dagdag pa nga nito. Tanong naman, ni Maya, nasan pa ang mami niya? Wala na. Nawala nung ipinanganak niya si Calix. Sagot nga ng kasambahay kaya marahan ngang napatango si Maya. Uy, alam ko na. Hindi ko dapat sinasabi to kasi alam mo ni, wala tayo sa lugar. Pero may ichichika ako sa'yo, girl. Basta atin natin lang ha. Dagdag pa nga ng kasambahay kaya mahina ngang natawa si Maya. Alam mo ba, hindi ibet ng mga magulang ni Sir Caleb si Ma'am Karina nung buhay pa to. Kahit pa mabait naman tong tao, hindi kasi galing sa mayamang pamilya. Huwag kang maingay ha, pero kung gaano ka bait si Sir Caleb, ganun naman kamatapobre ang pamilya niya. Pagkukwento pa nga ng kasambahay, kaya agad ngang napangiwi nga ang babae. Ganun pa man, bigla nga siyang nakaramdam ng awa sa mag-ama. Busy nga siya sa paghahanap ng mali kay Caleb at pagpapaniwala sa sarili na naiinis nga siya sa lalaki, pero may ganun pala itong kwento. Nawalan na nga ng ama si Maya, kaya alam niya kung gaano kasakit at kahirap mawala ng mahal sa buhay. Mula nung mawala nga si Ma'am Karina, hindi na nakipag-date ulit sa iba si Sir Caleb. Sabi pa nga ng kasambahay, feeling ko nga hindi pa yung nakaka-move on eh. Puro trabaho kasi, bahay at kumpanya lang ang laging pinupuntahan. Alam mo, nung mga naunang buwan na nawala nga si Ma'am Karina, halos di makausap. Lagi siyang nasa sementeryo. Pero pinilit niya na maging maayos para sa anak niya. Sagot nga ulit ng kasambahay na si Anna. Teka, bakit parang curious ka din? Crush mo si Sir Caleb, no? Tudyo pa nga ni Anna, kaya mahina na nga lamang natatawa si Maya. Baliw, hindi no, magkaklase kami kasi ni Caleb nung high school at hindi kami magkasundo. Nakukonsensya lang ako kasi busy ako masyado sa paghahanap ng mali sa kanya. Hindi lang ako makapaniwala na kahit palagi pa siyang nangaasar at nakangiti, may ganyang kwento pala siya at drama sa buhay. Paliwanag naman ni Maya. Sus, defensive mo masyado, girl. Don't worry, chicken curry. Sikretong malupit lang naman natin. Ako rin naman eh, may crush sa kanya dati. Tsaka, normal lang yan, crush lang naman. Sino ba namang hindi magkakakrush dun? Eh ang hot na, pogi, matalino, mayaman, gentleman pa. Natatawa na saad naman ni Anna. Napailing na nga lamang si Maya sa kalukuhan nga ng marites ng kasambahay na si Anna. Tapos nagpa siya na nga siyang balikan ng batang si Caleb sa sala. Oo nga no, busy ako masyado sa paghahanap ng mali sa ugali ni Caleb, pero kung iisipin, okay naman talaga siya. Sabi nila kung sino pa raw yung mga laging nakangiti at palabiro, madalas sila pa yung may mas nakakalungkot na kwento sa buhay. Bukod sa mga nalaman ko, pakiramdam ko ay mas mabigat pa nga yung rason ni Caleb. Pero ano yun? Mahabang bulungan ni Maya sa kanyang sarili. Pero sa huli, kahit na ginugulo ang isip niya ng mga nalaman, mas pinili nga niya na mag-focus na nga lamang sa batang si Calix at iwaksi ang mga yun sa isip niya. Ah, Caleb, pagtawag nga ni Maya sa lalaki sang umaga, araw yun ang Sabado. Gusto lang sana niyang ipagpaalam ang bata na isama nga sa park para mapagbigyan naman ang wish ng bata, matupad nga ang pangako nito nung isang araw. Naipapasyal nga siya sa park. Ah, I mean Sir Caleb, pagtatama pa nga niya sa sarili, dahilan kung kaya't mahinang natawa nga si Caleb. You can just call me Caleb. Come on, para namang hindi tayo magkaibigan yan. Sad pa nga ng lalaki. Hindi naman talaga, bulong naman ni Maya. Ah, ipagpapaalam ko lang sana si Calix. Nangako kasi ako sa kanya na maglalaro kami sa park ngayon kapag nag-aral siya ng mabuti at kapag hindi na nga niya ako tinatawag na mommy. Total, wala rin namang pasok ngayon eh.
mahabang sa adbangan niya. Hindi mo ba gusto na tinatawag kanyang mommy? Nakangisi at makahulagan pa nga na tanong nga ng lalaki. I mean, akala ko kinikilig ka sa ideyang yun. Balita ko nga, crush mo raw ako eh, sabi ni Calix. Dagdag pa nga nito, kaya agad namang napangiwi si Maya. At naniwala ka naman talaga sa bata. Ano na, okay lang ba na isama ko siya? Sagutin mo na lang yung tanong ko. Hindi ba day off mo ngayon? I don't pay for rest day overtime, so... Sad nga ng lalaki at nagkibit-balikat na nga lamang. At sino bang nagsabi na sisingilin kita ha? Pinagpapaalam ko lang po ang bata. Ang dami mo ng kuda. Nangako lang kasi talaga ako sa kanya at gusto ko lang to pa rin. Okay? At gusto ko na maranasan naman niya yung gusto niyang maranasan. Hindi naman kasi ako kagaya ng iba dyan. Napaasa. Giit nga ulit ni Maya. Na parang pinaparinggan nga ang lalaki patungkol sa pagpapaasa nga nito noong high school pa lamang sila. Mahina namang natawa si Caleb dahil doon. Fine, fine. Umagang-umaga ang init ng ulo mo. May period ka siguro, no? Nakangisi at nangansar pa nga na saad nga ulit ng lalaki. Kung wala ka namang gagawin, hindi na siya makakaabala sa'yo. You're free to take him with you. May tiwala naman ako sa'yo. Dagdag pa nga ng lalaki. Yung inis na nararamdaman nga niya sa una nga nitong sinabi ay biglang nawala. Kasi naramdaman nga niya na nag-init nga ang magkabilang pisngi niya sa huling mga salita ng lalaki. Okay, alis na po kami pagkatapos kumain ng agahan. Wika na nga lamang ni Maya. Thank you, Maya. Seryosong sad naman ni Caleb, kaya muli nga siyang napalingon dito. I mean, this isn't part of your job, pero ginagawa mo pa rin, kaya salamat. No wonder gustong gusto ka ni Calix. Nakangiti nga, nadagdag pa nga nito. Agad na umawang naman ang labi ni Maya sa narinig. Napapangiti na nga sana siya, pero biglang napalitan ng nang-aasar na ngisi ang kanina lang ay ngiti na nasa labi ng lalaki. Teka, don't tell me gusto mo talaga maging mommy ng anak ko. Is that the reason why you are doing this? Ikaw ah, totoo siguro na crush mo ko. Sad nga nito, kaya napasimangot nga si Maya sa narinig. Alam mo, pilyo ka talaga. Asa ka? Singhal na nga lamang niya sa lalaki na tumatawa pa rin. I'm just kidding, Maya. Huwag nang masyadong masungit. Nakakapangit yan. Ikaw rin, sige ka. Ang ganda mo pa naman. Anyways, bumalik na kayo before lunch, okay? Dito lang ako sa opisina sa bahay. Magtatrabaho ako. Sasamahan ko din sana kayo pero may mga kailangan pa akong tapusin. Napapangiti nga na saad ni Caleb. Tumango na nga lamang si Maya. Nang sinabi nga nito na maganda siya, para siyang naptameme, parang medyo tumalun nga ang puso niya. Kagaya naman ng napag-usapan, pagkatapos nga nilang kumain ng agahan, isinama na nga niya ang batang si Calix sa park na nasa loob nga mismo ng subdivision. Calix, huwag masyadong mabilis ang pagtakbo, baka madapa ka. Natatawa pa nga na saad ng babae. Pagkarating kasi nila, masaya na nga kaagad na nagtatatakbo at naglaro nga ang bata. Teacher, I'm so happy po! Sigaw pa nga ni Calix habang sinusubukang mag-slide. Sumakay na nga sa duyan at kung ano-ano pa. Tipid na nga lamang na napangiti si Maya. Kasi ang gaan sa loob na makita nga ang batang nag-enjoy. Hindi niya alam kung gaano niya katagal na sinimulan lang si Calix na mukhang hindi nauubusan ng energy. Hanggang sa siya na nga rin mismo ang sumuko rito. Calix, pahinga muna tayo rito. Napagod na kasi ang beauty ko sa'yo eh. Halika na uminom ka na muna ng tubig tapos pupunasan ko muna ang pawis mo sa likod, okay? Pagtawag nga ni Maya sa bata na nakikipaglaro nga sa iba pang mga bata at mukhang nakahanap nga ng mga bagong playmates at kaibigan. Is she your yaya, Calix? Your yaya is so pretty! Narinig nga niyang sad pa nga ng isang batang babae na kalaro nga ni Calix, kaya mahina siyang natawa. Ay, bet kita girl, gusto mo ng sandwich? May extra pa kami dito. Nagbibiro pa nga na wika nga ni Maya sa batang babae. No, she's not my yaya.
She's my teacher, and she's also going to be my mommy. Sagot naman ni Calix kaya bigla siyang naubo. Ang akala kasi niya tapos na nga sila sa mommy face na yon. Pero hindi pa rin pala. Lumapit naman sa kanya si Calix. Kaya agad nga niya itong binigyan ng tubig. Pinatalikod para mapunasan nga ang pawis sa likod. Naku, may araw na ang baby namin na yan. Dapat pagka-uwi natin mamaya magpapahinga lang tayo saglit ha. Tapos, magsha-shower ka bago tayo kumain ng lunch. Malambing na saad pa nga niya sa bata. Okay po. Gusto mo tulungan kita sa shower? Nagbibiro pa nga na tanong niya. Sa mahigit isang linggo na nakasama kasi niya ang mga to, pansin niya na ayaw nagpapatulong sa banyo ni Calix. Lagi itong sinasabi na big boy na nga raw siya. Teacher mommy naman eh, big boy na po ako. Nakangusa na sa adaman ng bata. Having fun? Sabay nga silang napigilan at napalingon nga sa nagsalita at nakita nga nila ang nakangiting si Caleb na naglalakad palapit. Yes, Daddy! Marami na po akong bagong friends. Daddy, hindi po ba dapat hindi na ako sasamahan ni Teacher Mommy sa shower kasi big boy na po ako? Si Daddy na lang po ang samahan mo sa shower, Teacher Mommy! Dagdag pa nga nito, sabi na namang naubo si Maya at Caleb dahil sa sinabi ng bata. Calix, let's play na ulit. Sigaw na nga lamang ng isang bata kaya hinayaan na nga ulit nila itong tumakbo palapit nga sa kalaro. Anong ginagawa mo rito? Ang akala ko ba may mga kailangan kang tapusin na work? Tanong nga ni Maya kay Caleb na agad dumupo sa tabi niya. Tapos na. Sagot nga ni Caleb na ngayon nakangiting pinapanood ang anak. You know, I've never seen him this happy. I mean, hindi siya kailanman humingi ng kahit na ano sa akin. At nakikita ko naman siyang nakangiti madalas. Pero iba yung ngiti niya ngayon. Abot tenga. Mahinahon na saad pa nga nito. Alam mo, mas magiging masaya siya kung sasamahan mo siya sa park. O kaya makikipaglaro ka mismo sa kanya. Kahit isang beses lang sa isang linggo. Sagot pa nga ni Maya. Yeah, right. I was too busy proving myself to my family and to other people to the point na madalas nawawalan na ako ng oras sa anak ko. Siguro bata pa siya masyado kaya hindi ako nakakarinig ng reklamo mula sa kanya pero hindi ko gustong dumating ang araw na baka lumayo ang loob niya sa akin. So I think you're right. I should bond with him more often. Mapabang saad pa nga nito. Tipid lang na napangiti nga si Maya. Habang nakatingin nga rin sa batang si Calix na masayang nakikipaglaro nga sa ibang bata. It's his 6th birthday tomorrow. 6-year death anniversary din ng mami niya. Uwi ka pa nga ni Caleb, kaya gulat nga na napalingon si Maya sa lalaki. At alam mo, sa totoo lang, hindi ko alam kung dapat bang mag-celebrate kami at nagluluksa pa rin. Dagdag pa nga ng lalaki at mahina pang natawa nang mapakla. Ano ba sa tingin mo ang gusto ni Ma'am Karina na gawin niyo? Tanong nga niya sa lalaki. How did you know her name? Kulat na tanong naman ni Caleb sa kanya. Sorry. Natanong ko kasi kay Ani. Kasi curious ako kung saan ang mommy ni Calix. Nahihiya pa nga nasagot nga ni Maya. Kaya tipid na nga lamang nang umiti ang lalaki bago tumango. It's okay. It's not like I'm keeping it a secret. Nagulat lang talaga ako na alam mong pangalan niya. Pero kung ikaw ang tatanungin ko, ano sa tingin mo ang gusto ni Karina na gawin namin? Tanong pa nga ni Caleb sa kanya. Alam mo kung ako tatanungin, syempre sasabihin ko na gusto niyang maging masaya kayo ni Calix. Nakangiti nga na sagot ni Maya. Pasyalan niya si Ma'am Karina tapos, hindi naman kailangan na may engranding party para kay Calix. Kahit na simple lang, lumabas kayo bilang pamilya. Bigyan ng regalo na galing sa puso mo. Yung alam mo na makakapagpasaya sa kanya. Dagdag pa nga ni Maya. Ano ba sa tingin mo makakapagpasaya sa kanya? Tanong nga ulit ni Caleb. Tapos ay biglang napalingon nga sa kanya at malawak na napangiti. Mommy, paano yan? Wala naman akong girlfriend. Teka, don't tell me sinasuggest mo sa akin na ikaw ang ireregalo ko sa kanya bilang mommy niya. Wika pa nga nito, nagbibiro, kaya mahina nga niyang hinampas sa balikat ang lalaki.
Ayan ka na naman eh. Kapag seryosong usapan, lagi mong hihiritan ng mga kalukuhan mo at biro. Kaya naiinis ako sa'yo madalas. Puro ka biro. Reklamo nga ng babae pero sabay din naman silang natawa. Sa huli. But seriously, Maya, I'm very happy to see you again. Seryosong saad nga ng lalaki, pagkaraan nga ng ilang minutong katahimikan. I never got the chance na humingi ng sorry sa'yo sa nagawa ko noon. I know I was wrong. No excuses. Kaya sorry talaga. I was too young and immature back then pero alam kong hindi sapat na rason yun para gawin ang nagawa ko sa'yo. I know that now. Dagdag pa nga nito. Tipid naman na napangiti nga si Maya sa narinig bago tumango. Wala na yun. I mean, mahigit 10 taon na rin naman ang nakalipas eh. Ano ka ba? Ikaw na rin nagsabi na mga bata pa tayo noon. Sorry kung minsan pinaparinggan kita tungkol doon ha. Pero wala naman talaga sa akin yun. Dagdag pa nga niya. Pero alam mo, ang cute nga kapag nagtatalo tayo tungkol doon. I don't understand why pero natutuwa ko kapag alam kong naiinis ka sa akin. Weird. Kung sasabihin na nakikitan ako sa'yo para parang lumalabas ang pagka-amazona mo. Natatawa nga na sad pa nga ng lalaki. Hoy, compliment ba yan o insulto? Natatawa rin naman na sad nga ni Maya. It's a compliment because it shows how fierce you are. It's like you are born to be a true fighter. Palaban ka, but not in a bad way. Ang ibig kong sabihin, fighter ka sa buhay. Yung tipong kahit na gaano kahirap, ang mga pagsubok, laban ka lang ng laban. Napaka-optimistic mo, positibo. Dagdag pa nga ng lalaki. Hindi ba dapat ganun naman talaga? Hindi madali ang buhay at hindi ito patas. Madalas, aabot sa punto na mapag-iiwanan tayo. Pero nasa atin lang yan kung paano natin dadalhin ang sarili natin para sabayan ang pag-ikot ng mundo. Kaya dapat kahit na gaano man kahirap at kasakit ang mga pinagdaraanan at pagsubok, laban lang ng laban. Pasasaan pa makakaraos din tayo. Mahabang sad pa nga ni Maya. Ang seryoso na pala natin masyado. Wika naman ng lalaki. Nagkatingin na naman sila ulit. Sabay tumawa. Daddy, I invited new friends po. Sabay nga silang napalingon kay Calix nang nakangiting lumapit nga sa kanila. Invited where? Sa birthday mo bukas, do you want to have a party? Tanong naman ni Caleb pero mabilis na umiling ang bata. I don't want a birthday party po, Daddy. Basta kayo po ni Teacher Mommy ang kasama ko, happy na po ako. But I invited them sa wedding po ninyo ni Teacher Mommy. Sabi ko po, malapit na po kayong ikasal, kaya invited po silang lahat. Malawak nga ang itinasagot naman ng cute na bata. Muli na lang ulit na ubo, sina Maya at Caleb dahil sa narinig. Pero sa kalaunan, napatawa na nga lamang sila. Todo effort girl ah, kaya bit na bit ka ni Calix eh. Ayaw tuloy magpaawat saka tatawag sa'yo ng mommy kasi sobra rin kung halagaan mo siya. Nakangiti nga na wika nga ni Anna. Isang hapon nga habang nagluluto nga si Maya ng pansit at spaghetti kasi nga birthday nga ni Calix. Bago umalis, ang magama nagpaalam nga siya kunwari na uuwi. Hinayaan naman siya ni Caleb dahil nga day off pa rin niya. Pero ang totoo, may balak nga siya na surpresahin nga si Calix. Sa kaarawan nito, lalo na't nagpunta ang magama sa sementeryo para nga pasyalan ang yumaong ina ng bata para sa death anniversary nito. Naisip ko lang na baka medyo malungkot sila kasi nga death anniversary ni Ma'am Karina, 'di ba? Kaya to, dapat pagka-uwi nila, kahit na papaano mapagaan natin yung loob nila. Nakangiti naman na sagot nga at depensa nga ni Maya sa sarili. Sus, talaga lang ah. Baka naman kasi gusto mo lang na mapasaya si Sir Crush mo. Pang-aasar pa nga sa kanya ni Anna. Kaya napailing na nga lamang si Maya. Alam mo, kayong dalawa ni Caleb ang bagay. Pareho kasi kayong puro kalokohan. Natatawa na nga lamang na saad nga ng babae. Siyempre, si Calix ang gusto kong mapasaya. Siya ang may birthday, hindi ba? Napapailing na dagdag pa nga niya. Pero tinawanan lang siya ni Anna na parang ayaw maniwala sa kanya. Dahil sa tulong nga ni Anna,
Naging mabilis lang naman ang pagluluto niya. Hindi naman talaga siya gumastos kasi nga marami namang stocks sa pantry na nasa kusina. Tapos ay umorder din siya ng cake para sa bata. At bumalik nga sa park para imbitahan ang mga naging kaibigan at kalaro ni Calix doon. Naghanda na nga ang lahat. Sakto namang dumating ang magama. Pagkabukas nga ni Caleb ng pinto ay sabay-sabay na kumanta nga ang lahat ng happy birthday para sa batang si Calix. Bagay na kinagulat nga ng magama. Wow, thank you po teacher! Teacher, mommy! Masayang sad nga ni Calix pagkatapos, tumakbo na nga palapit sa kanya para yakapin siya. Happy birthday baby boy! Make a wish na! Tapos blow your candle na rin. Nakangiti pa nga na saad niya. Nakangiti naman na pumikit nga ang batang si Calix. Wish ko po sana lagi pong healthy at happy ang lahat ng friends and family ko po. Wish ko rin po na sana po pumayag na po si daddy at si teacher mommy na magpakasal para po may mommy na po talaga ako. At saka sana po bigyan na po nila ako ng baby sister at baby brother o kaya twins po o kaya triplets. Nakakalukong saad nga ni Calix bago nagmulat ng mata at hinipan nga ang kandila ng cake. Rinig na rinig nga nilang paghakikik nga ng kasambahay na si Anna na halatang kinikilig nga. Sina Maya at Caleb naman as usual, pareho na namang namula ang magkabilang pisngi at sabay pang naubo. Kain na tayo, masayang wika pa nga ni Maya kahit pa sobrang lakas at bilis nga ng tibok ng puso niya sa hindi niya malamang dahilan. Masaya namang nagpunta ang lahat sa hapag kung saan nakahanda nga ang pagkain. Akala ko mamayang gabi o bukas ka pa babalik dito. Kanina pa kasi ako kinukulit ni Calix na pauwiin ka daw. I didn't know na may ganito kang sorpresa sa kanya. Thank you Maya, I really appreciate it. Nakangiti at may halong lambing naman na boses na saad nga ni Caleb na lumapit nga sa kanya habang kumukuha nga sila ng pagkain. Pero sana sinabi mo sa akin para hindi ka na gumastos pa. Dagdag pa nga nito. Sus, hindi naman malaki ang nagastos ko kasi ang daming stock sa pantry. Tsaka para sa bata naman to eh, kaya kay Rebels lang. Nakangiti nga na sagot niya. Pagkatapos noon, sabay-sabay ngang kumain ang lahat at nang matapos namang kumain, nagpahinga na nga lamang sila saglit habang nagkukwentuhan bago inaya nga ni Maya si Calix at ang mga kaibigan nito na maglaro. Gusto kasi niya na mas mapasaya pa ang bata sa kaarawan niya. Kaya naman tinuruan nga niyang mga to ng larong kalye gaya ng tumbang preso, luksong baka patintero at kung ano-ano pa. Napuno naman ng masayang tawanan at kulitan ng bakuran ng bahay dahil sa paglalaro nila at papalubog na nga ang araw nang matapos yun. At magsiuwian na nga ang mga kaibigan ni Calix dahil napagod nga rin ang lahat. Teacher Mommy, thank you po ulit. Ito na po ang best birthday ko ever. Malambing nga na wika nga ng bata na muling lumapit nga at yumakap sa kanya. Talaga? Ito ang best birthday mo? Kahit walang gaanong handa? Nakangiti naman na tanong niya. Opo, kasi po kasama ko po kayo ni Daddy at si Ate Anna. Tapos po, kasama ko rin po yung bago kong friends. Happy po ako na nag-play po tayo. Thank you po talaga. I love you po, Teacher Mommy. Masayang sagot nga ng bata tapos ay humalik pa nga ito sa pisngi niya. You're welcome, baby. Masaya si teacher kapag masaya ka rin. Sad pa nga niya bago niyakap nga rin si Calix ng mahigpit. Sige na, maghilamos ka na para makapagpahinga na rin tayo. Alam ko naman na napagod ka. Kalalaro at saka may pasok ka na bukas. Dagdag pa nga niya. Masaya namang sumunod si Calix sa sinabi niya. Kaya muli na nga lamang siyang napangiti bago tinulungan nga si Anna sa kusina na iligpit ang mga pinagkalatan nga nila. Dala marahil ng labis na pagod, hindi na nga nakakain pa ng hapunan si Calix. Pagkatapos kasi nitong maghilamos, ay hindi na nga ito bumaba. Nang tinignan nga siya ni Maya, natutulog na nga ito at nagpa siya sila na hindi na nga ito istorbohin pa. O iinom ka? Tanong nga ni Maya kay Caleb. Nang makita nga niya ito na may hawak nga na beer in can. Isa lang para makatulog. Sagot nga ng lalaki. Matutulog ka na ba?
Kung hindi pa, samahan mo muna ako. I mean, magkwentuhan lang tayo. Dagdag pa nga nito. Marahan naman siyang tumango-tango bago nga sinunda ng lalaki papunta sa terasa. Salamat ulit, Maya. Sad pa nga ng lalaki nang pareho na nga silang nakaupo. Kanina pa kayo nagpapasalamat. Wala nga sabi yun eh. Nakangiti nga ng sagot niya. But I'm really thankful. Hindi ba sinabi ni Calix na ito ang best birthday niya? Tanong pa nga ni Caleb. Kaya marahang tumango si Maya. The truth is, hindi ako kailanman nag-effort para sa birthday niya. Yearly isasama ko siya sa sementeryo para pasyalan ng mommy niya. Pero pagkatapos, sasabihan ko ang mga dating kasambahay o si Anna mismo na ipasyal sa Shamol. Bilhan ng kahit anong gusto niya, maglaro sa arcade at kumain sa labas. Habang ako, kung hindi iinom kasi nalulungkot, ibabaon ko naman ang sarili ko sa trabaho. Mahabang wika pa nga nito. Kaya alam ko na sincere si Calix nang sinabi nga niya na ito ang best birthday niya. Kasi aminado ko na maging ako sumayari ng sobra. Ever since I lost Karina, ito ang unang beses na tumawa at nag-enjoy ako ng sobra. Sa mismong death anniversary pa niya. At yun ay dahil nakita ko na masayang-masaya nga ang anak namin. At dahil yun sa'yo, Maya, you bring joy and happiness not just for me and my son, pero sa buong bahay na rin na dati ay malungkot na tila walang kulay. Puno ng sinseridad at dagdag pa nga nito. Mahal na mahal mo talaga si Ma'am Karina, no? Mababa nga ang boses na tanong nga ni Maya, kaya bahagyang napalingon sa kanyang lalaki. Tipid naman itong umiti bago uminom ng alak tapos marahan pang tumango. Karina made me realize that I am so much more than what other people and my own family think of me. Nang pakiramdam ko, wala ni isang naniniwala sa akin, siya ang unang nagparamdam sa akin na kaya ko na may napapatunayan ako sa buhay. She's the reason why I want to be better. Hindi lang para sa sarili ko, kundi para na rin sa pamilya na pinangarap naming buuin. But maybe everything really happens for a reason. Sagot nga ng lalaki tapos may hina pang napabuntong hininga. Hindi naman kasi nangyari yung pangarap namin na magkaroon ng buo at masayang pamilya. Kasi nawala siya agad sa akin. Dagdag pa nga nito. Kahit wala na si Ma'am Karina, buo pa rin naman kayo ah. Kasi hindi ba, sabi nila kahit na mawala daw ang isang tao, mananatili sila sa puso natin, kaya parang kasama nyo na rin siya. Sugot naman ni Maya kay Caleb. Napailing pa nga si Caleb. O baka naman karma ko na to. Kasi hindi ako naging mabuting tao, aminado ko na sa pag-aangad ko na may mapatunayan sa pamilya ko, marami akong tao na naapakan. Ikaw mismo alam mo yun. Kasi nga nagawan din kita ng mali nung high school tayo, remember? Wika pa nga ni Caleb. Ngumiti naman ang babae. Parang may humaplos nga sa puso niya. Mabuti kang tao, Caleb. Hindi lahat ng tao makikita at ma-appreciate yun, pero kaming mga malalapit sa'yo, alam namin na mabuti ka talagang tao. At ngayon, sa nakikita ko may malalim kang rason kung bakit nagawa mong mga bagay na yun. Pero ano nga bang rason kung bakit nagawa mo sa akin yun dati? I mean, wala na sa akin yun. Gusto ko lang talaga malaman. Kaya kasi nang sinabi ko, alam ko na may mas malalim kang rason. At saka malay mo, ito na yung closure natin sa hidwaan natin dati. Dagdag pa nga nito sabay natawa ng bahagya. Sad naman ng lalaki. Mula pagkabata, ako na ang tinuturing na mahina ng pamilya. Lagi akong kinukumpara sa kuya at ate ko. Silang dalawa kasi ang mas magaling samantalang ako. Hindi. Akong mahina, ang lampa, ang bobo kasi hindi ko sila kasing talino. Ang daming naiinggit sa akin. Kasi daw, lumaki ako sa mayamang pamilya. Pero ang hindi nila alam, sobra ako na pre-pressure. Kahit yung mga kaklase natin noon at kabatch, ang iniisip nila, nasa akin ang lahat. Pero hindi naman yung totoo. Pagkukwento nga ng lalaki. Kasi kahit na minsan, hindi ako napuri ng mga magulang ko. And I was desperate to get their attention. Para ma-acknowledge din nila ako. Para makita nila na may kaya rin akong patunayan.
And it's the reason why I wanted to finish high school as the valedictorian. Dagdag pa nga ni Caleb, hindi naman sumagot si Maya at nanatili lang na nakikinig nga sa lalaki. Pero wala namang nangyari. Kasi kahit na anong pilit ko, siguro bulag talaga sila pagdating sa akin. Pero alam mo ba, kung ano ang nakakatawa? Parang nakita lang nila ako nung naging kami ni Karina. And it's because they didn't like her. Kasi hindi siya nanggaling sa mayamang pamilya. Wika nga ni Caleb. Sa pagak nga na tawa. Ikaw, bakit hindi ka kaagad nakatapos ng kolehiyo? Ako bang dahilan? Tanong pa nga ng lalaki kaya mahina nga siyang natawa. Yun ang gusto kong paniwalaan noon. Kahit pa alam kong mali. Wala ka naman talagang kasalanan. Sagot nga ni Maya. Noon pa lang alam naman ng lahat na hindi ako galing sa mayamang pamilya. Na kaya lang ako nakapasok sa school niyo. Kasi scholar ako kaya gustong-gusto kong matapos bilang valedictorian. Para magkaroon ng full ride scholarship sa college with allowance. Kaso, salutatorian lang ako eh. Kaya 50% lang ang scholarship na nakuha ko. Panimulang pagkukwento nga ni Maya. Sa totoo lang, okay lang naman sa akin yun. Kasi nga carry naman ang powers ko na mag-part-time job. Kaso nagkasakit si Papa, brain tumor. At dahil akong panganay, akong nagsakripisyo na huminto muna sa pag-aaral. Para masuportahan ang dalawa kong kapatid at ang pamilya namin para ako maging breadwinner. Lalo na nang nawala sa amin si tatay. Dagdag pa nga niya. Nakita niya kung paano umawang ang labi ng lalaking dahil nga sa narinig. I'm sorry Maya, I didn't know. I'm really really sorry. Kung alam ko lang sana, hindi ko na ginawa ang nagawa ko noon. Sa paghahangad ko na mapansin ng pamilya ko, nabigyo akong makita kung gaano kaimportante sa iba yung bagay na gusto ko lang makuha para sa atensyon. Sad naman ang lalaki, kaya mahinang natawa ang babae. Gaya nga ng sabi ko, hindi mo kasalanan, ano ka ba? Yun lang ang gusto kong paniwalaan noon pero alam ko na mali, kaya hindi mo kailangan na humingi ng sorry. Kung tutuusin, ako nga ang dapat na humingi ng sorry eh. Kung tutuusin, yun dapat ang ginawa ko. Do you want to know a secret? Tanong pa nga nito. Marahang tumango nga si Maya. Nung nakipaglapit at nanligaw ako sa iyo noon, sa totoo lang, nagustuhan naman talaga kita eh. Aminado ako na balak ko lang sirain ang focus mo, pero nung una lang yon. Kasi nga alam ko na ikaw talaga ang threat para akong maging valedictorian. Kasi mas matalino at magaling ka naman talaga sa akin. Pero ang totoo, nahulog talaga ako sa iyo noon. Wika nga nito, kaya mahinang napasinghap nga ang babae. Ha? Nalilito at gulat nga na tanong pa nga niya. Hindi ko alam kung maniniwala ka pero yun ang totoo. Nagustuhan lang talaga kita. Nahulog ako sa iyo kasi nakita ko kung gaano ka kabuti at kasipag na tao na hindi ka nagdadalawang isip na tumulong sa iba. But I was too young and too immature to handle a relationship. I was too young and too afraid to commit. Natakot din ako na baka dahil doon mawala ako sa focus. At mas lalo ko lang ma-disappoint ang mga magulang ko. So in the end, I chose to play dirty as the villain kaya nasaktan kita. Ngayon wala na akong magagawa para maibalik pa ang oras at mabago ang mga pagkakamaling nagawa ko. Saka ako naiisip na sobrang mali. Kaya sorry talaga. Dagdag pa nga ng lalaki. Alam mo kanina ka pa kaliba, itigil mo ng pagsasorry. Wala na sa akin yun. Nangyari na. Ikaw na rin mismo ang nagsabi na bata pa tayo noon at wala na tayong magagawa pa. Kaya hayaan na natin yun nakaraan. Hindi naman mababase yun sa pagkatao natin ngayon sa mga pagkakamali na nagawa natin noon. Ang importante ay yung alam natin na may natutunan nga tayo sa bawat pagkakamali. Nakangiti at malumanay nga, nasagot naman niya. At tandaan mo, hindi mo kasalanan na hindi ako agad nakatapos ng kolehiyo, okay? Ang importante lang ngayon, okay na tayo at okay ng lahat. Unti-unti ko naman nang inaabot ang pangarap ko. Dagdag pa nga niya. Agad silang nagkatinginan ng mata sa mata pagkatapos nga niyang sabihin yun.
Hindi nila alam kung gaano katagal, pero walang nagtangkang umiwas. Kahit papareho nga nilang ramdam na parang nalulunod na nga sila sa lalim ng titig ng isa't isa. "You look pretty, Maya." Bulong pa nga ng lalaki. "You're making my heart flutter. And I don't know why. Bakit ba sobrang ganda mo? At bakit sobrang bait mo sa amin ang anak ko? Bakit sobrang sincere ng concern mo kay Calix? Pakiramdam ko tuloy kahit anong oras mahuhulog na naman ako sa'yo." Mahina nga ang boses na dagdag nga ni Caleb. Literal na napanganga si Maya sa narinig at parang nga siyang napipi na hindi alam ang isasagot pero nanatili pa rin ang titig sa mapupungay na mata ng lalaki. Pagkatapos ng gabing yun, sobrang naging laki ng pagbabago nga ng pakikitungo ni Caleb kay Maya sa mga sumunod pang araw. Bawat kilos nito, madalas ay may halong pag-iingat o kung hindi kaya ay lambing. Minsan nga ay paglalandi na rin. Although may mga pagkakataon pa nga rin na kusang lumalabas ang pagiging mapang-asar nito na dinadaan na nga lamang ni Maya sa pagtawa. "Ah, Maya, magbihis ka rin pagkatapos natin kumain ng agahan." Nakangiting wika nga ni Caleb isang araw habang nakaupo sila sa hapag at magkakasabay nga na nag-aalmusal. "Bakit, may pupuntahan ba tayo?" Tanong nga ng babae. "Ihatid natin sa school si Calix. Tapos isasama kita sa isang review center. I mean, thinking na habang nag-aaral si Calix, wala kang ginagawa rito, mas maigi siguro na makapag-review ka na para sa balak mong pag-take ng let. I already made an arrangement with the help of a friend." Nakangiti na saad pa nga ni Caleb, kaya naman umawang ang bibig ni Maya. "Talaga? Thank you talaga." Masaya nga na sigaw ni Maya. Napatayo pa nga siya sa sobrang excitement at mabilis na niyakap nga ang lalaki. Pero agad ding lumayo nang mapagtanto kung ano nga ang ginawa niya. "Ay, sorry, na-excite siya ka na carry the way lang talaga ako masyado." Pagdadahilan nga ni Maya. "Sus yun tayo eh, para-paraan ang lola niyo." Narinig naman nila ang saad nang nangasar na si Ana kaya natawa na nga lamang silang lahat. Pagkatapos kumain, bumiyahe naman sila paalis. At hindi pa rin maalis ang ngiti sa labi ni Maya kasi nga sobra na nga siyang excited. "Pero hey Caleb, ibabawas mo to sa sahod ko ha. Hindi pwedeng ikaw ang gagastos ito." Wika pa nga ni Maya nang mapagtanto na baka si Caleb nga ang gumastos. "Hindi mo ba binasa ng maayos ang kontrata na pinirmahan mo? Nakasulat doon, kasama sa benefits mo, na ako ang sasagot ng gastos hanggang sa makapag-take ka ng let. Look, hayaan mo na akong gawin to. Para kahit papaano may magawa man lamang ako para sa'yo." Malumanay nga ang boses na saad pa nga niya. May halo ring lambing ang pagkakasabi nga ni Caleb noon, kaya nag-iwas na nga lamang ng tingin si Maya at hindi na nga nakipagtalo pa. "Baby boy, magpakabait ka dito sa school ha. Makikinig ka kay teacher at huwag magiging pasaway. Huwag rin lalabas na wala pang sundo, okay?" Paalala nga ni Maya sa bata nang makarating nga sila sa school at nasa harap nga ng classroom ng bata. "Hindi ba dapat ako ang nagsasabi niyan? Inaagaw mo naman ang role ko eh. O baka gusto mo talaga maging mommy niya. Pwede naman, welcome na welcome ka. Hired ka na." May halong pangaasar at landi pa nga na wika naman ni Caleb, kaya agad nag-init nga ang magkabilang pisngi ni Maya. "Thank you po, Daddy, Mommy. Promise po magiging very good po ako." Masayang sagot naman ng bata. "Ha, Mommy na naman?" Gulat na tanong nga niya. Dati kasi teacher Mommy nga ang tawag nito sa kanya pero nagbago na naman at bumalik sa una. "Sabi po ni Daddy, secret lang namin pero pumayag na po siya. Natawagin ko kayong Mommy. Good luck po sa date niyo, Mommy, Daddy." Masayang pagkukwento pa nga ng bata. Biglang naupo nga si Caleb sa narinig at marahan pang ang pinisilang balikat na parang nagsasabi nga na huwag nga itong mag-ingay. "Date? Anong date?" "Naku baby, bata mo pa, saan mo nalaman yan?" Gulat at nalilito nga ang tanong ni Maya. "Opo, si Daddy pong nagsabi. Sabi po ni Daddy kagabi, secret din po namin pero magde-date daw po kayo ngayon.
para mabigyan niyo daw po ako ng 12 na kapatid. 6 baby brothers, tapos 6 baby sisters daw po. Naku, ang saya-saya po pag ganun. Good luck po sa inyo. Sayang sagot ulit at makulit nga na sabi ng bata. Agad na napalingon nga si Maya kay Caleb at binigyan nga niya ito ng nagbabantang tingin. Ang lalaki naman pulang-pula na nga ang muka. Hindi niya alam kung matatawa ba siya sa kadaldalan ng anak ko mahihiya, pero napagtanto niya na mukhang maling nang sabi nga ng sikreto sa madaldal at matalino nga niyang anak. Anak, pasok ka na doon, naalis na kami. Sad na nga lamang ni Caleb, tapos dinaan nga sa pagtawang lahat. Nang makita ngang pumasok na nga sa classroom ang bata, sabay na nga ang dalawa, naraglakad pabalik sa sasakyan. At nang makapasok na nga sila doon, agad na hinampas nga ni Maya ang braso ni Caleb. Alam mo kung ano-anong kalokohan talaga ang tinuturo mo sa bata, Caleb naman eh, reklamo nga niya. Kahit pa ang totoo, may parte sa kanyang kinikilig. Sorry na, secret lang naman talaga dapat yun eh. Ang nadal naman kasi ng batang yun. Natatawa nga na sagot nga ng lalaki. Muli na nga lamang napailing si Maya. At hindi na nga nakipagtalo pa. Dumiretso naman sila agad sa review center para nga kausapin ang kakilala nga ni Caleb. Mabilis lang naman natapos yun at nakakuha nga ng schedule si Maya. Pagkatapos nagpa siya nga sila na umalis. Wait ka lang, hindi ba doon ang taan pa uwi ng bahay? Tanong nga ni Maya. Nang mapansin nga na lumampas nga sila sa daan pabalik nga sa subdivision, nakita nga niyang napangiti nga si Caleb dahil doon. Hindi ba sinabi ni Calix kanina na magde-date tayo? Mababa nga ang boses. Nasaad pa nga ng lalaki kaya agad na umawang ang labi niya. Seryoso ba yun? May halong ka ba? Natanong nga niya. Mukha ba akong nagbibiro? Malay ko ba? Caleb, bakit mo pa ginagawa to? I mean, hindi kasi ako sanay eh. Mas sanay ako na nag-aasaran at saka nagbabangayan tayo, hindi yung ganito. Yung ang bait-bait mo masyado sa akin, tapos bawat kilos mo may halong lambing tsaka pag-iingat. Bakit mo ba ginagawa to? Tanong nga nang diretsahan nga ni Maya. Hindi ba't sinabi ko rin naman na pakiramdam ko na uhulog na naman ako sa'yo? Well, guess what? Wala akong balak na pigilan ng sarili ko, Maya. Seryosong sagot nga ng lalaki. Pero bakit ako? Ang daming ibang babae na pwede mong mahalin. Yung mga may napatunayan na sa buhay, yung mas babagay sa'yo. Kaya bakit ako? Caleb, hindi kayo infatuated ka lang sa'kin kasi close kami ng anak mo? Dagdag pa nga niya. Mahina ulit na napabuntong hininga si Caleb dahil doon. Bakit din hindi ikaw? Look, alam ko na nag-aalangan ka kasi minsan aminado ako na masyado akong malabo. Pero anong magagawa ko kung nakikita ko na naman sa'yo yung mga rason kung bakit nagustuhan kita noon? The truth is, noong minahal ko si Karina, nawala siya sa akin, ang akala ko hindi na ako magkakagusto ulit sa iba. But now, whenever I look at you, pumabalik sa akin yung mga pangarap na may makasama ako sa pagtanda, yung tao na mamahalin at aalagaan ko, at ganun din ang gagawin sa amin, ni Calix, at sa mga magiging anak pa namin. Puno ng sinseridad nga na dagdag pa nga ni Caleb. At first, ang akala ko rin si Calix ang rason kung bakit nagiging attracted na naman ako sa'yo. Kasi nga, sobrang bait at maalaga mo sa kanya, but now, this may sound funny pero maging sarili kong anak minsan pinagseselosan ko. Pagbibiro nga nito, wala rin akong balak na humanap ng babae na maganda at mayaman. Maya, ang gusto ko, yung taong sincere. Masyado mang mabilis pero alam ko na ikaw yun. Yung taong dalisa yung puso. Dagdag pa nga nito, nanatili namang tahimik si Maya. Habang nakatitig lang sa gwapong mukha ni Caleb, ito ang unang lalaki na nagustuhan nga niya ng sobra. At pagkatapos nun, hindi na nga siya ulit nagkagusto pa sa iba. At aminado rin siya na ngayon unti-unti ulit nga siyang nahuhulog dito. Pero hindi niya maintindihan kung bakit sobra nga siyang natatakot. Dahil ba minsan na nga siyang nasaktan ng lalaki? O dahil natatakot nga siya na maranasan din ang naranasan nga ni Karina
sa pamilya ni Caleb. Hindi talaga niya alam. Dalawa pa lang kayong babae na nagustuhan ko ng sobra. Ikaw ang una pero masyado pa akong immature noon when I finally move on, I met Karina. And like what I've said, akala ko hindi na ako magkakagusto sa iba. Pero nandito ko ngayon, pinapakita at pinaparamdam sa akin na may karapatan pa rin pala akong maging masaya. At magmahal ulit. Sad pa nga ng lalaki. Mariing napapikit nga si Maya. Pakiramdam nga niya, aatakihin na nga siya sa puso dahil sa lakas at bilis ng tibok nito. Pero sa huli-muli nga siyang nagmulat ng mata at pilit na umiti nga sa lalaki. Sa totoo lang natatakot ako na sumubok. Ikaw ang unang lalaki na nagustuhan ko ng sobra. At kahit pa mga bata pa tayo noon, sobra pa rin akong nasaktan. Pagkatapos noon kahit may mga naniligaw naman sa akin, hindi ko na binigyan ng rason pa ang sarili ko na magkagusto ulit sa iba. Pero ngayon, hindi ko alam, Caleb. Parang gusto kong sumubok ulit eh. Marami ang rason para matakot. Pero parang gusto kong mag-take ng risk. Mahabang saad naman ni Maya. Agad na itinigil nga ni Caleb ang sasakyan dahil sa narinig. Tapos ay gulat pang lumingon kay Maya. What do you mean? May halong kabanga na tanong nga ng lalaki. Wala naman sigurong masama kung pareho nating bibigyan ng chance ang mga sarili natin na maging masaya, diba? Kung mag-workout, edi happy. Kung hindi naman, at least sinubukan natin. Wika niya. Agad na napangiti nga si Caleb sa narinig dala ng labis na tuwa. Testes mina, tayo na? Nasinasagot mo na ako? Excited na tanong pa nga nito kaya mahinang natawa si Maya. La, hindi ako easy to get, no? Manligaw ka muna. Sagot nga nito sabay naman silang natawa nang malakas dahil doon. Araw-araw kitang liligawan kahit pa maging tayo na. Kahit pa ikasal na tayo at magkaroon ng 12 na anak. Gaya ng hiling ni Calix, araw-araw pa rin ako manliligaw sa'yo. Walang pag-aalinlangan nga nasugot ni Caleb. Muli na lamang silang natawa. Pagkatapos, muli nang pinandar na nga ni Caleb ang sasakyan at sa tuwing may pagkakataon habang nagmamaneho, pinagsasaklop nga niya ang kamay nila ni Maya. Wala nang nagsalita pa sa kanila pero pareho naman silang nakangiti kasi hindi nila may tagus isa't isang tuwa at sayang nararamdaman. Lumipas pa nga ang mga araw, kagaya ng sinabi nga ni Caleb, nanligaw nga siya kay Maya. All out kasi kung harutin nga at landiin siya nito. Madalas din kasi kung mag-date sila kasama nga rin ng batang si Calix. Magandang araw po, nakangiting bati nga ni Caleb sa pamilya ni Maya isang araw. Pinilit kasi niya si Maya na pasyalan ng mga to kasi gusto daw niyang formal na magpakilala nga sa mga to. Magandang araw din. Ikaw ba ang boss itong anak ko? Tumuloy muna kayo at maghahanda ako ng merienda. Magiliw pa nga nasagot ng nanay ni Maya. Sinunod naman nila ang sinabi ng ginang. Mabutit na pasyal kayo. Nakangiti na tanong pa nga nito nang makaupo na nga silang lahat sa maliit na sala. Formal lang po sana ako magpapakilala bilang boyfriend ng anak nyo. Magalang na sagot nga ni Caleb kaya agad nga na naubo ang dalawang kapatid ni Maya. Ikaw? Boyfriend ni ate? Teka, tinakot ka ba niya? Mukha ka namang gwapo't mayaman. Anong nagustuhan mo sa ate namin? Tanong pa nga ng nakababatang kapatid nga na lalaki ni Maya, si Mario, kaya nagtawanan nga sila. Huy, hindi pa naman tayo ah. Bulong naman ni Maya. Hindi pa nga, pero dun din naman papunta. Alam ko naman na crush mo ko noon pa man. Nakangiti nga na bulong nga ng piliyong si Caleb. Kaya napangiti na nga lamang din siya. Sa isip-isip niya, kung sa bagay, mula naman nung nagkaaminan sila parang sila na rin naman talaga base sa kilos at trato nila sa isa't isa. Pasensya na po, hindi ko alam kung bakit kinakabahan ako pero pangako po, aalagaan ko si Maya. Gaya nung kung paano niya kami alagaan ang anak ko. Wika pa nga ni Caleb. May anak ka na? Nasaan ang asawa mo? Tanong naman ni Macy, ang isa pang kapatid nga ni Maya. Nawala po siya nung pinanganak niya si Calix. Tapat naman na saad nga ni Caleb. Alam ko na wala ako sa lugar para manghimasok sa mga desisyon ng anak ko.
Kasi nasa tamang edad naman na siya. Sobra nang isinakripisyon niya para sa pamilya namin. At kung saan siya magiging masaya, lagi kaming nakasuporta sa kanya. Anak, hindi ko man madalas masabi to pero salamat. Salamat sa walang sawang pagtulong. Ngayon, sarili mo naman na kasiyahan ang unahin mo. Emosyonal pa nga nadagdag nga ng ina ng babae. Nanay naman eh, nagpakilala lang ng boyfriend, magdadrama na. Naiiyak pa nga na sa ni Maya bago lumapit sa ina at mahigpit itong niyakap. Napangiti naman si Caleb nang makita nga na sumali rin sa yakap ang dalawa nitong kapatid. Salamat sa lahat ng nagawa mo para sa pamilya natin, ate. Kahit minsan pasaway tsaka sakit ako sa ulo, mahal na mahal ka namin. Susuportahan ka po namin sa lahat. Bulong naman ni Mario. Naging masaya at maayos nga ang pagtanggap ng pamilya ni Maya kay Caleb. Kasabay pa nga nila itong kumain ng tanghalian. Marami pang naging tanong sa kanya. Ang mga to na parang kinikilala nga siya. At naging totoo naman siya sa bawat sagot na binibitawan niya. Nang matapos nga ay nagpa siya at nagpaalam na nga rin sila na alis na para masundo nga si Calix sa paaralan. Nang makauwi naman ang tatlo sa bahay, nagulat nga si Caleb ng madatnan na nandoon ang magulang niya. Mapa, what are you doing here? Tanong pa nga niya agad. Agad nga kinabahan si Maya nang mapagtanto na magulang pala ni Caleb ang kaharap nila. Where have you been, Caleb? Kanina pa kami nandito. Sad ng mama niya. Well, we heard that you've dating your son's tutor and we just want to see if it's true. Dagdag pa nga nito bago tumingin nga kay Maya at nagtaas pa nga ng kilay. It's true. At sa tingin ko, napaimbestigahan nyo na rin naman bago pa kayo nagpunta rito. So what else do you need? Walang emosyon nga na sagot nga ng lalaki. Are you kidding us right now? Hindi ka ba natuto sa kahihiyan na binigay mo sa pamilya natin at ibinahay mo si Karina? Tapos ngayon ganyang babae na naman ang ibabahay mo? Hindi makapaniwala na dagdag pa nga nito kaya mahinang napaisinghap nga si Maya. Ana, pakisamahan mo muna sa taas si Calix. Seryosong utos naman ni Caleb sa kasambahay na agad namang sumunod. Nang wala na nga ang bata sa kanito muling hinarap ang ina. May pangalan po ang babae na tinutukoy mo, ma. Mariin na dagdag pa nga nito bago hinawakan ang kamay ng babae sa harap ng mga magulang niya. Newsflash, I don't care. Break up with her and I'll set you up with woman who came from well-known families. Walang preno na saad pa nga ng ina niya, kaya pagak siyang natawa. I'm sorry, ma, pero hindi ko po kayo hahayaang magdesisyon sa buhay ko. Why will you stop doing this to me? May harong hinanakit nga na tanong naman niya, tapos ay mariin pang napapikit. Well, we just want what's best for you. And from what I see right now, you are just trying to settle for less. She's not even Chinese. And you know how particular I am when it comes to our family's tradition. Nagdag pa nga nito. At kailan pa po kayo naging concern sa akin? Kailan niyo po ako tinuring na pamilya? Bababa nga ang boses. Natanong pa nga niya. Caleb, pagbabawal nga ng ama niya pero hindi siya nagpapigil sa pagsasalita. No pa, I'm so fed up with these dramas kasi paulit-ulit na lang and I think it's time for the both of you to listen to me. Mula noon hindi niyo naman talaga ako nagawang tignan na parang anak niyo talaga. Lagi akong nakukumpara kina kuya at ate. Sila lahat ang magaling. Even though I tried my best to make you see my worth, wala pong epekto. And you know what's funny? Sa kanyo lang ako nakikita kapag tingin nyo gumagawa ako ng maling desisyon na mapapahiya ang pangalan nyo. First is Karina, tapos ngayon heto na naman tayo. Hindi po ba kayo napapagod? Mahabang saad pa nga ni Caleb. Mula pagkabata ang dami ko pong nagawang mali si ibang tao and that is because I want you to see me as your son. Nung elementary at high school, valedictorian ako pero hindi man lamang kayo dumulo sa graduation. And even when I finished college with flying colors, you also didn't attend my graduation. Ni minsan nga po, hindi niyo man ako tinanong kung okay lang ba ako.
kung kamusta ako at ang araw ko. Kaya't bakit sa tuwing nahahanap ko yung tao na mahal ko at nagmamahal sa akin, yung tao na tinitignan ako sa mata at parang nagsasabi na sapat ako? Yung tao na tinuturing ko na isang pamilya at pinapahalagahan ako? Sa kanyo lang ako nakikita at napapansin. Why do you always have to ruin my happiness and telling me that you only want what's best for me because I am part of your family? E simula pa lang naman po, hindi nyo naman pinaramdam sa akin na parte ako ng pamilyang to. Ano po bang nagawa ko sa inyo? Wala na po ba talaga akong karapatan na maging masaya? I have already made a name for myself. I built my own company without your help. Hindi pa po ba sapat yun para mapatunayan sa inyo na kaya ko? Dagdag pa nga ni Caleb. At bakit po ba ang dali sa inyong mahusga ng ibang tao kahit na hindi nyo pa naman po sila kalala? Kung makikita nyo lang po ang nakikita ko sa tuwing tinitignan ko si Maya sa mata, you'll see love and sincerity. Buenos, Karina. Akala ko hindi na ako magmamahal ulit. But Maya made me realize I still deserve to be happy. This time I won't let you take the things and people that are making me happy. I'm willing to do anything and everything just to fight for this and make it work. Even if it means losing you. Malungkot? Nadagdag pa nga nito. Fine. Pero huwag kang tatakbo sa amin kapag nasaktan ka at na-realize mo na tama ako at mali ang desisyon mo. We'll just laugh at you. Mari inasaad naman ang ina niya bago padabog na naglakad nga palabas ng bahay. I'm sorry about your mother, son. Gulat na napalingon nga si Caleb sa ama nito nang marinig yun. Alam ko na hindi ako perpektong ama at gaya nga niya, marami rin akong pagkukulang sa'yo. But I'm sorry, I failed you. Alam ko na wala na akong magagawa pa para itama ang mga pagkakamali ko dati. But this time, I'll support you with everything. Don't worry, I'll talk to her. Just give her some time. Dagdag nga ng ama ni Caleb bago siya tinapik sa balikat at naglakad na nga rin paalis. Nang maiwan silang dalawa doon, agad na napaupo nga sa sofa si Caleb at tahimik na umiyak. Hindi naman nagdalawang isip si Maya na yakapin nga ang lalaki. Masaya siya na pinagtanggol nga siya nito, pero nalulungkot din siya kasi alam niya na mahirap sa lalaki ang makagalit ang pamilya nito. Tama ba tong desisyon natin, Caleb? Tama ba na maging makasarili kung hindi naman kayo magiging maayos ang pamilya mo? Puno nga ng takot at pag-aalala nga na tanong ni Maya. Maya, mula nang mawala si Karina, hindi sila kailanman nagpunta dito para kumustahin ako. Pero ngayong nalaman nila ang tungkol sa iyo, sakalang sila nagparamdam. Don't worry about me, kasi sanay naman na talaga akong maramdaman na wala akong halaga sa kanila. Yes, it hurts, but I'm okay. Ang importante lang sa akin ngayon, ikaw, yung tayo. Tayo nila Calix at sabubuin pa nating pamilya. Sagot nga ng lalaki. Hindi naman nakasagot si Maya, pero naluluha na nga rin ang mga mata niya. Hey, look at me. Puno ng lambing nga na saad naman ni Caleb, tapos marahan pang hinaplos ang pisngin niya. Promise me na kahit anong mangyari, kahit gaano kahirap, you won't think about giving us up. Poprotektahan at paglalaban kita kahit na kanino, so please, stay by my side and just continue on loving me and Calix. Can you do that? Nagsusumamo nga na pakiusap nga ni Caleb. Agad na nagunahan nga sa pagtulo ang luha mula sa mga mata ni Maya. Pero tumango pa rin naman siya dahil doon na pangiti na nga si Caleb bago dinampihan ng marahang halik ang noon niya. Tapos ay isa pang halik sa tungki ng ilong niya at isang halik din sa labi bago nga siya nito niyakap ng mahigpit. Lumipas pa ang mga araw, araw na naging linggo at linggo na naging buwan, naging formal na nga ang relasyon ni Maya at Caleb at naging okay na rin naman ang pagtanggap ng papa ni Caleb at dalawang kapatid nito sa kanila, pero hindi ang kanyang ina. Although ilang beses na nga nila itong sinubukang kausapin at paliwanagan, tila bingi pa nga rin ito.
Walang naririnig. Oh my golly banana! Malakas nga na sigaw nga ni Maya isang araw habang nakatingin nga sa may screen cellphone niya. What happened? Aligaga nga na tanong nga ni Caleb nang nagmamadaling lumabas nga ng banyo at nakatapis lang ng tuwalya. Agad na napalingon nga si Maya sa lalaki habang naluluha ang kanyang mga mata. Teacher na ako, Caleb! Teacher na ako! Pasado na ako salit! Naiiyak na nga na sigaw ni Maya. Agad na napangiti nga ang lalaki sa narinig. Salamat, Caleb! Salamat, alam ko na hindi mangyayari to kung hindi dahil sa tulong at suporta mo. Teacher na ako! Patuloy na paghikbi, nadagdag pa nga nito. Simula pa lang alam ko namang kayang-kaya mo. Congratulations, my love! I'm so happy for you! Malambing pa nga nasagot ang lalaki bago lumapit nga sa kanya at niyakap nga siya nito ng mahigpit. Maya-maya pa natigil nga sa pag-iyak si Maya at nawala rin ang ngiti sa labi niya. Hey, what's wrong? Are you not happy? This calls for a celebration. Imbita natin ang pamilya mo dito para mag-dinner. Hindi na, Caleb. Masaya ako pero naisip ko lang na siguro mas magiging masaya ako kung matatanggap na rin tayo ng mama mo. Sa totoo lang, gusto ko kasi talaga na magkaayos na kayo. Ilang buwan na rin tayo pero hindi pa rin niya tayo kinakausap. Nalulumo nga na wika nga ni Maya. Ako rin naman gusto ko nang maging maayos at matanggap niya tayo even though they made me feel like I wasn't part of the family. Umaasa pa rin ako na magiging maayos ang lahat. But gusto niya ng dugong Chinese ang pakakasalan ko. At hindi ko hahayaang mangyari yun. Kung kailangan mag-cut ties ako sa kanila, gagawin ko para sa inyo kasi ikaw ang gusto kong makasama habang buhay. Malamping nga na sagot nga ng lalaki. E paano kung hindi talaga niya tayo matanggap? Tanong ni Maya. That's okay. At least, kahit na papaano nakasuporta pa rin sa atin si Papa at ang kuya ko tsaka ang ate. Well, that's enough, I guess. Pero naniniwala naman ako na marirealize din niya ang pagkakamali niya. Anyways, naabot mo na sa wakas ang pangarap mo na maging licensed teacher. Kaya siguro naman, tutulungan mo na akong maabotin ang pangarap ko? Nakangiti at may halong landi, natanong pa nga ng lalaki. Ha? Hindi mo pa ba naabot? Eh ang successful mo na kaya? Giit naman ni Maya. Success is nothing without you, my love. Malambing na sagot nga ni Caleb bago binuksan ang drawer at kinuha roon ang maliit na kahon kung saan nakalulan nga ang isang diamond ring. This may not be the right time and the right place pero hindi na ako makapaghintay pa. We've been together for months now at kung iisipin para na rin naman tayong mag-asawa. But it wasn't enough for me. Gusto ko maging mag-asawa na talaga tayo. Gusto ko na ikaw ang una at huli kong makikita sa tuwing magigising ako sa umaga at matutulog sa gabi. Dagdag pa nga ng lalaki. Agad nga na may namuong luha nga sa mga mata ni Maya dahil alam na nga niya kung saan papunta ang speech nito. So now that you've finally reached your dream, will you help me reach mine? Please say yes and be my wife. Puno ng lambing nga na saad nito. Hindi alam ni Maya kung mali nga siyang iiyak o tatawa sa sitwasyon. Pero sunod-sunod, napagtango naman ang ginawa niya. Nakakaloka ka? Nag-propose ka talaga na nakatapis lang ang tuwalya? Pero sige na nga, yes na yes. Masayang sagot niya. Para diretso na tayo agad sa honeymoon. Paglalandi naman ni Caleb, kaya sabay nga silang natawa. Mahigpit ulit nga siyang niyakap ni Caleb at hinalikan nga sa labi. Nang maisuot na nga nito sa kanyang singsing, natuwa ang buong pamilya ni Maya sa sunod-sunod nga na magagandang balita lalo na ang balak nga ng dalawa na pagpapakasal. Natuwa rin ang papa at mga kapatid nga ni Caleb pero wala nga silang nakuhang reaksyon sa mama nito. Pero syempre, ang pinaka nakakatuwa ay ang batang si Calix na umiyak pa nga habang yakap nga silang dalawa. Karina, thank you for everything. Sa paniniwala sa akin na kaya ko sa pagmamahal at sa pagbibigay kay Calix
sa buhay namin. When I lost you, akala ko hindi na ako magmamahal ulit. But my first love came back. And now, we're getting married. Kung nasaan ka man, alam ko at naniniwala ko na masaya ka para sa akin. Sa amin. Kasi ito ang gusto mong mangyari. And I want you to meet Maya. Nakangiting pagpapakilala nga ni Caleb kay Maya sa puntod nga ni Karina. Hello Ma'am Karina, ako nga po pala si Maya. Sa totoo lang po, hindi ko alam ang sasabihin ko pero pangako alagaan at mamahalin ko po ang mag-ama nyo sa paraang alam ko. Alam ko po na hindi ko mapapalitan ang role nyo sa buhay nila at wala naman po akong balak na gawin yun. Alam ko rin na mananatili kayo na may puwang sa puso't isip nila. Pero wag po kayo mag-alala. Mamahalin ko po sila nang higit pa sa buhay ko. Sad pa nga ni Maya. Kasabay noon ay ang pag-ihip nga ng hangin na parang may yumakap nga sa kanila at magaan yun sa pakiramdam. Kaya alam nila na masaya nga si Karina para sa kanila. Dumating naman ang araw mismo ng kasal at sobrang naging saya nga at memorable noon para sa kanilang lahat. Natutuwa sila kasi dumalong mga pa rin kahit napapaano ang mama nga ni Caleb at nagbigay ng regalo. Pero hindi naman sila nito kinausap, pero sapat na nga sa kanila yun. Ramdam kasi nila na malapit na nga rin sila nitong matanggap. Mommy, Daddy, take me with you, please. Pakiusap nga ng batang si Calix nang paalis na nga sila papunta sa honeymoon. Anak, hindi pwede tapos aagawan mo na naman ako ng atensyon. Pagbibiro nga ni Caleb kaya nagtawanan nga sila maging ang pamilya nila. Isama na natin ang bata, giit naman ni Maya. Isa ka pa, honeymoon natin to eh tapos sa kanya lahat ng atensyon mo. Paano naman ako? Reklamo ulit ni Caleb. Tapos sa pangisipan nga bago lumuhod sa harap nga ng anak at may binulong dito. Bigla namang napangiti ang bata bago tumango. Okay po, good luck po. Hindi na po ako sasama. Promise po, good boy po ako dito. Kasama po ang mga tito, tita at lolo at lola ko po. Wika naman ng bata. Anong sinabi mo sa kanya? Bulungan ni Maya sa asawa. Nagagawa tayo ng 12 na kapatid niya. Kaya kailangan natin ng privacy. 6 na lalaki tapos 6 na babae. Di ba yun ang gusto niya? Natatawa pa nga. Nasagot ni Caleb kaya sabay nga silang natawa. Alam mo puro kalokohan ang tinuturo mo sa bata. Napapailing na wika nga niya bago sila nagpaalam na alis na. Naging maayos nga masaya at magaan naman ang pamilya na binuo nila. Pagkalipas lang ng halos 2 taon, muli nga silang nabiyayaan ng isa pang anak, isang baby girl na pinangalanan nga nilang Calista. At sa pagdating ni Calista sa buhay nila, mas lalo pang naging masaya at tumibay ang pagmamahalan ng pamilya na binuo nila. Sa pagdating din ni Calista, sa katuluyang lumambot ang puso ng mama ni Caleb at tinanggap nga sila nito ng buong buo. Humingi rin ito ng sorry sa lahat ng pagkakamali at pagkukulang sa kanila. Naging emosyonal man ang araw na iyon para sa kanila, magaan at masaya pa rin naman sa huli. Kung iisipin, parang simple lang ang kanilang kwento pero tiyak naman, nakapupulutan nga ng aral tungkol sa pagpapatawad, pag-abot ng pangarap, pagtanggap ng pagkakamali at pagkatao. Iilan lang yan sa mga aral na natutunan nga nila na alam nilang magagamit pa nila sa mga pagsubok na haharapin pa nga nila sa buhay na magkasama. Lalo na't naniniwala rin sila na hindi pa dito nagtatapos ang kanilang kwento, bagkus ay ito pa nga lamang ang simula ng bagong yugto. At sana gaya nila, kahit na papaano ay may natutunan din kayo. Hanggang dito na lamang po, maraming salamat po sa pakikinig. At shoutout po sa mga sumusunod. Rosemary Corpus, Andre Corpus of San Fernando La Union, Sheila Dries, Fenovares, Goldfinger, Femon Teruela, Finang, Rose Anavaro, Evelyn Valera, Nesbeth Hanaban, Rose Marie Palaganas, Cecilia Alvior, Carla Solito, Jen Jen,
Dodge, MJ Vlogs, Enday Lebra, Enday Samante, Ellie, Anita Hernando, Evangeline, Agnes Embalsado, Presbyteros Rose Ostanalito Neva Fajardo, Filipina, Prince Blue, Angel, Rosemary Vasquez, Chi Sevilla, Josephine Carion, at shoutout na rin po sa lahat ng mawalang sawang sumusubaybay. Maraming maraming salamat po at muli. Ito ang Cat Amazing Stories. Thanks for listening and happy Sunday po sa lahat. Have a blessed Sunday, everyone!